Hello Capricorn, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong daily messages po for June 29. Ito po ay para sa lahat ng Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Tunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat din po sa inyong muling pagbisita sa ating channel, sa inyong pag-subscribe, at pati na rin po sa mga nakaka-inspire ninyong mga comments. Maraming salamat. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Thank you. And naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun din po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. So Capricorn, tignan natin kung ano ang ganap para sa inyo sa araw na to. We have Ace of Wands. Napakagandang mensahe ito because this is a new beginning energy, no? So, ibig sabihin na meron kayong mga fresh start dito in some areas of life. May bagong path na magbubukas dito para sa inyo. This is also an energy of victory, of success, you know, Capricorn? So, maaring may mga pinagagalingan kayo dito, challenging situation siguro, and you are going to manage to, surpass that, no? Pagtatagumpayan ninyo yan. Kaya naman, meron kayong bagong simula dito. May bagong path na magbubukas para sa inyo, no? At maari din na yung mga ideas, no? Kasi maraming ideas ang papasok sa inyo dito. There is going to be flow of information dito that is going to inspire you, to enlighten you, to help you out na makapag-desisyon kung ano ang inyong gagawin dito sa inyong sitwasyon, no? I feel na full of ideas kayo ngayon, no? There are so many creative ideas na maaring pumasok sa isip ninyo ngayon, Capricorn, around this time, no? And maybe that is what you are going to use para makalapit kayo doon sa bagong simula, no? Doon sa bagong endeavor or bagong path na magbubukas. So, we also have dalawa na ang lumabas. Okay, so we have 10 of Cups. Ayan. So, this is beautiful because 10 of Cups is a energy of success, no? This is a success, material success, financial success. This is also about happy family, no? Domestic bliss. Masaya ang pamilya dito, no? Masaya ang bawat isa sa pamilya. Very loving with each other. Magandang relationship. Harmonious relationship. Contentment, no? May contentment dito na mararamdaman ang karamihan sa inyo sa pamilya. It's because you were able to provide for the family, no? Kung ano ang kailangan ng pamilya, kung ano ang gusto ninyo ng mga bawat miyembro ng pamilya, ay maaring nandiyan na, maaring ini-enjoy nyo na, ika nga, no? You are living comfortably dito. Yun ang aking napipick up. Kaya masaya ang lahat, no? Satisfied, contented, kaya naman, you know, walang, parang lahat ng kailangan ninyo, lahat ng gusto ninyo ay nandiyan na, no? Love, pera, trabaho, meron kayo, you know? So, we also have a 5 of Swords, no? So, I feel that this is, this is linked to the Ace of Wands. Maaring ito yung pinanggagalingan ninyong problema, no? Kasi dito sa Ace of Wands, galing kayo dito sa isang difficult situation na napagtagumpayan ninyo. And I feel that this is the situation, no? Yung 5 of Swords. Maaring meron kayo dito ng internal conflict, merong upheaval na naranasan recently, Capricorn, but you were able to get out of this energy. You were able to get out of this situation at nalampasan ninyo yon, no? Na manage ninyo na masolusyunan kung ano man to, nagkaroon kayo ng epiphanies, nagkaroon kayo ng new ideas, inspiration, no? At yun ang nagbigay sa inyo ng daan para masolusyunan ninyo kung ano man ang confusion dito, kung ano man ang upheaval, kung ano man yung problema, internal conflict na naranasan ninyo dito, Capricorn, no? And napakaganda kasi nasolusyunan ninyo to, na nalinawan ang isip ninyo, nag-guide kayo kung ano ang dapat ninyong gawin, nasolusyunan ninyo ang problema. Because of the Ace of Wands energy dito, nagkaroon kayo ng
ng breakthrough, ika nga, 'di ba? Ng significant breakthrough at nalampasan ninyo 'to. No, nalampasan ninyo 'to. You were able to succeed. At tatignan mo ngayon ang resulta. Napakasaya. Napakasaya ninyo, napakasaya ng inyong pamilya, no? Kasi kung ano man yung bagong path na nagbukas dito para sa inyo, I feel that is towards happiness, towards material success, no? At hindi lang ikaw yung nag-enjoy sa success na yan, kundi pati yung iyong buong pamilya, kaya everyone is happy, no? So Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong daily messages for June 29. Ito po ay para sa lahat ng Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong muling pagbisita sa ating channel, sa inyong pag-subscribe, at pati na rin po sa inyong mga nakaka-inspire ng mga comments. Maraming salamat. Kung bago po kayo dito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa lahat. So Virgo, pauna mensahe ninyo ay the world. Wow, napakaganda. So, yung the world energy, there is endings and beginnings. No? May mga magtatapos dito dahil it has come to its full cycle na or full circle, or maaaring magtatapos na, it's because kung ano man yan, it has come to its completion na, no? May gagraduate na dito, ika nga sa phase ng ginagawa ninyo, or magtatapos na, it's because talagang ano na, job done na, ika nga, no? So maaaring mga proyekto yan, maaaring proyekto, maaaring pag-aaral, ano, maaaring may gagraduate talaga na literal na gagraduate dito for some of you, and you are facing a new chapter in your life, no? This is leveling up na ng kung ano man ang inyong ginagawa, kung ano man ang inyong pinagpupukusan sa ngayon, you are leveling that up, no? At may ano dito din, may mga achievement and accomplishments, kaya it's time for celebration, no? This is a period also of happiness and celebration of your successes, yung mga ganon. Kaya maaaring mga ganong ganap, no? Ang meron kayo, Virgo, na talaga mag-i-enjoy kayo. You're going to be very happy and grateful dito dahil sa mga achievements and accomplishments and successes na matatamo ninyo, makakamit ninyo sa ngayon, no? And there is an excitement energy dito, no? As you walk towards new beginning, as you walk towards new endeavor dito, there is an excitement na nararamdaman ng karamihan sa inyo because you are leveling up, no? You are leveling up. There is also travel involved dito, Virgo. So, maaaring may mga babiyahe sa inyo dito. Travel the world, maaring business related yan, no? Related sa pag-aaral, expansion ng studies ninyo, or maaring pasyal din yan, no? Or maaring migration ang iba sa inyo, or maaring magtatrabaho kayo abroad, no? Yan ang ganap ng iba. We also have Three of Swords. Ayan. So, I feel dito then sa Three of Swords na to, there is heartache, heartbreak, no? In the past. This happened already in the past. Ang involved dito na tao, maaaring isa siyang, yung minahal ninyo, no? This could be your partner, this could be your boyfriend, girlfriend, or maaaring asawa ninyo, no? Na maaaring, you know, maaring nag-cheat sa inyo, nagsinungaling, as in maybe nasaktan kayo dito because minahal nyo talaga yung taong ito. Maaring naloko talaga kayo dito, na-betray kayo. This could also be someone na maaring kapamilya ninyo ang nakasakit ng inyong damdamin, maaring kaibigan, someone, no, na pinagkatiwalaan ninyo, someone na minahal ninyo, binilang ninyong parte ng buhay ninyo talaga. Kaya kung ano man ang ginawa niya sa'yo, nasaktan kayo ng todo dito, no? But this happened in the past, no? At parang medyo may katagalan na to, eh. Yung aga na pipick up dito ng energy, may katagalan na kayo, pero parang hindi pa kayo nakakapag-move on. Hindi pa kayo nakakapag-heal talaga. You're trying to
accept na the situation, you're trying to do something para makapag-move on na kayo. Sadya lang na hindi nyo pa talaga kaya. Sadya lang na hindi pa talaga kayo nasa a point na handa na kayong magpatawad or handa na kayong mag-forgive, no? Lalo-lalo na ngayon, parang siguro lately may nangyari na naman na yung na-refresh uli, kung ano man ang nangyari noon, na-refresh muli. No, yun ang aking napipick up dito. But, you know, Virgo, what I'm picking up here is, kaya siguro ang iba sa inyo nahihirapan pang mag-move on, it's because maybe yung parang siguro kung ano nangyari, di ba? Yung emotions ninyo, yung feelings ninyo, parang hindi ninyo siguro na-express talaga. Hindi ninyo na-honor yung feelings ninyo nung nangyari ang yun. Yung parang na-suppress siguro ninyo. As in, yung parang siguro talaga, alam mo yun yung may gulat factor na minsan, di ba, pag nagugulat tayo, wala tayong reaction. Diba? Tapos, nagsisink in lang sa atin ang nangyari after a while. Parang ang napipick up ko dito for some of you, Virgo, ganun ang ganap. Kaya siguro nahihirapan kayong mag-move on pa. Kasi parang ngayon pa lang ninyo nadadigest, ika nga, kung anong totoong nangyari. Parang ngayon pa lang ninyo ino-honor yung feelings ninyo, ang emotions ninyo. Maaring ngayon pa lang ninyo iniiyak, sinisigaw, you know, yung naramdaman ninyong mga emosyon, no? About the situation. But for others of you, you know, some of you are trying, no? Ang nakikita ko dito, some of you are trying, no? To let go this resentments, anger, kung ano-ano pang mga low vibe emotions na to na nasa puso ninyo, no? I feel that you are trying hard to move on. Kaya, what I'm picking up here, Virgo, na eventually, no? Ngayon na you are trying to honor your feelings, iniiyak nyo yan, galit kayo dahil yun ang nararamdaman ninyo, maaaring ang iba sa inyo talagang napapasigaw sa galit, sa inis, you know, sa ganon. Now that you are honoring your feelings, I feel na marirelease nyo ng lahat ng bagahe dyan sa dibdib ninyo. And I really feel that eventually you are going to realize na it's time na to move on. No, it's time na to move forward with your life. So, I feel na ngayon, no, one day soon, kung ganito ang inyong sitwasyon, Virgo, this is not going to resonate with everyone. Just take as it resonates, okay? Para doon sa mga Virgo na may ganitong sitwasyon, I really feel na one day soon, you would be able to figure out what to do and you are going to move on. No, mag-move on ka na. Meron na tayong endings eh. You are going to put an end to this heartache, to this heartbreak. Marirealize din yung one day soon na tama na. Enough is enough, no? Yung parang gusto ko na maging malaya na ako from this heartache, from this feelings na to, no? Kasi maaring hindi pa ninyo talaga na let go din ang tao na nakasakit ng iyong damdamin. But I feel na bibigyan nyo na ng tuldok yan. I feel that you are ready to enter a new phase in your life pagdating sa sitwasyon na to, Virgo. So what else? We have 10 of Wands. Yes, kino-confirm lang nito na definitely it's coming to an end. This is coming to an end. Tatapusin niyo na to, no? Parang ngayon lang kasi nagsisink in sa iba sa inyo kung anong sakit, kung anong klaseng sitwasyon na nangyari. And maybe ngayon lang din ninyo winu-work. Yung parang now is the time that you are working through your feelings and thoughts and emotions then, no? So kaya I feel na dire-diretso din ang pagde-decision ninyo dito na you are going to move on now with your life, no? Kasi si Ten of Wands, tingnan ninyo, di ba? Palayo na siya, walking away, leaving behind the whatever it is, no, na problema niya, ayan, bundok, diba, that is obstacles, kung ano man yung obstacles na yan, which is this one, this heartache, iiwanan niya yan, no, and she's moving on, and this is you, Virgo, you are moving on, you are ready now to
You're walking towards new life dito. No, this is 10. There is endings and beginnings dito. Merong nag-end ka na sa sitwasyon na to. You're putting an end to that. And you're walking towards the new beginning. Papunta ka na sa number one, which is beginning, which is fresh start. So, good luck to that, Virgo. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan, lalong-lalo na ngayon. Ito po ang inyong daily messages for June 29. Ito po ay para sa lahat ng Taurus, Sun Moon Rising, and Venus Signs. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat din po sa inyong mga sa inyong pagbisita sa ating channel, sa inyong pag-subscribe, at pati na rin po sa inyong mga nakaka-inspire na mga comments, maraming salamat. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa lahat. Si Taurus, anong pauna ninyong mensahe? We have Page of Pentacles. Napakagandang simula ng inyong mga mensahe sa ngayon. Page of Pentacles, there are good news coming in. Taurus, napakamagagandang balita ito because this is linked to your money, career, and finances. No? Maaring may mga hinihintay kayong tawag galing sa mga in-applyan ninyong trabaho. Maari din ang iba sa inyo dito may ina-apply ang loan sa bangko. Maaaring ang iba sa inyo dito merong business transactions na pinoproseso, partnership, business venture. No, it could be that as well for some of you. And ito yung balita na maaaring link dyan sa mga sitwasyon na yan, sa mga areas na yan, which is going to be good news, no? So, maaaring may ano na to, maaaring may job offer ng iba sa inyo dito, maaaring ma-approve ng loan sa bangko, maaaring na-approve na kayo doon sa business partnership, maaaring kasado na ang lahat, magpipirmahan na lang, maaaring gano'n, no? There are going to be contracts din na maaaring pirmahan ng iba sa inyo dito, Taurus, no? So, maaaring kontrata yan about sa business venture or business partnership or maaaring kontrata yan ng bagong trabaho, no? Yung job offer sa inyo, maaaring yun din ang pipirmahan ng iba sa inyo. Maari din, no, na merong ano dito, maaring merong offer kayo, maaring meron kayong binibiling lupa or bahay at maaring nag-offer kayo, nag-sign kayo ng offer and maybe sa inyo yan mapupunta, no? Because I'm seeing contracts dito, kaya maaring kayo yung mabigyan ng property na yan, kayo yung ma-awardan and maybe you are going to sign deed of sale na, yung mga ganun. So, we also have Four of Wands, and this is something that you're going to celebrate, no? Kasi this is a celebratory energy. Taurus, maraming dahilan dito ang si Taurus para mag-celebrate, no? Maaring isa-celebrate ninyo yung mga magandang balitang ito about sa bagong trabaho, about sa bagong negosyo, maaring ganun, or about sa bagong ma-acquire ninyo na property, no? So, maaring that is what you're going to celebrate dito. There is also family reunion dito na maaring maganap for some of you. Maaring dahil siguro may ikakasal, no? Sa ang iba sa inyo dito. Maaring you will be invited, maaring kapamilya ninyo or ka-close ninyong kaibigan ang ikakasal dito, no? Or anak ninyo, pwede rin na ikakasal na ngayon. Kaya merong mga reunion dito na mangyayari because of that celebration or because of that occasion, no? So, may mga family reunion din na magaganap, may mga marriage proposal, party na magaganap dito, kasalan. This is full of fun, no? Full of fun. Maraming pwedeng dahilan talaga si Taurus dito para mag-celebrate. Depende sa inyong sitwasyon, no? But congratulations, dahil may mga magagandang balita, masayang period dito, kaya take advantage of that, no, Taurus?
We also have 3 of Pentacles. And so, I feel talaga na ang iba sa inyo, you know, this is the start of your success. This is the start of you climbing the ladder of success, Taurus, with the help of other people, no? So, maaari talaga na, siguro ang iba sa inyo naman dito is working solo, no? Before. Pero ngayon, with the collaboration na maaaring parating or papasukin ninyo dito, this is the beginning of your success na, no? Maaring yung pakikipagtrabaho ninyo, pakikipag-collaborate ninyo is going to be the key para mas umarangkada na ang karera ninyo, umarangkada na yung success ninyo dito sa kung ano man ang iyong pinagpo-focusin dito. Because ano dito, makakakuha ka dito ng ka-partner or katulong sa yung ginagawa, negosyo, trabaho, or proyekto, mga gano'n, na you are going to share the same goal. You are going to share the same ideas, yung mga gano'n. Kaya naman, talagang in sync kayo. So, sabay-sabay kayong aangat. Sabay-sabay kayong magtatagumpay, no? So, may mga ano dito din. May mga invitation din para sa iba sa inyo. I feel na ang iba sa inyo dito, maybe you are not planning to come home. Maybe you are not planning to attend these celebrations dito sa Four of Wands. But, maaring ma-encourage ka. Maaring ma-encourage ka ng mga kapamilya ninyo, kaibigan ninyo. Ma-convince ka talaga na, sige na, uwi na. Ito na yung pagkakataon natin na para magkasama-sama, magkita-kita yung mga ganun. So, for others of you, ganun din ang sitwasyon dito. Maaano ka, mapipilit ka talaga. So, Taurus, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.